Dito sa Paranaque, may isa pang ibinibidang pagkain na nahahawig daw sa empanada. Ang tawag nila dito, panara. Gawa ito sa giniling na karne na may kasamang umpon. Ang panara ng mga taga Paranaque nakabalot sa molo wrapper, pero ang empanada nakabalot sa dough. Si Chef Nap ipapakita sa atin kung paano gumawa ng panara ng mga taga Paranaque. Isa pa sa mga medyo nakalimutan ng recipes dito sa Paranaque ay ang panara. Tama po ba, Chef Nap? Yes, panara. Oo, alam niyo po, yung panara, familiar po ako dyan kasi this is also an old recipe in Pampanga. Mm-hmm. Parang empanada ang itsura niya. Doon sa amin sa Pampanga, parang deep fried siya na empanada na merong vegetables inside. Ganun din ba yung panara ninyo sa Paranaque? Dito sa Paranaque, ang panara namin, same thing, vegetable inside, pero meron two choices. Oo. Either giniling na baboy, beef, or shrimp. Kasi coastal area kami. Pero meron ding gulay. Meron. Okay, okay. Usually, upong sinasama. Okay, okay. Pero yung natatandaan ko pong panara sa amin, sa Pampanga, medyo flaky po siya na mukhang empanada. Wala po akong nakikitang dough dito. Wala, kasi ang gagamitin natin is molo wrapper. Molo wrapper! Mm-hmm. Matapos palamigin na ang ginisang giniling na baboy at upo, pwede na itong ipalaman sa molo wrapper. Tapos paano po ang close? Gaganyan din? Half. Ganyan, half. Okay. Tapos, and then, ipofold yung dalawang sides in flat. Sideways. Ayan. Ayan, ganyan. Sideways. Tapos, gaganyan din? Ayan, silang dalawa. Papahirin ng itlog. Okay. Ayan, make sure na malinis yung mga daliri para pinch lang. Pinch lang, sobrang dami. Okay. And tapos, then, ifold into half. Into half. And then, yung dalawang sides, flat. Ganyan. Tapos, ito, ganito. Kwento ni Chef Nap, noon daw, mga Espanyol lamang ang nakakakain ng empanada. Dahil gusto ng mga karaniwang Pilipino na makatikim nito, gumawa sila ng kanilang sariling versyon na mas madaling gawin at lutuin. Nakita nila gumagawa ng panari mga amo nila. Oo. Ginaya nila. Ang problema kasi, chef, it will take time kung gagandahan pa nila. Correct. Oo. Na parang empanada. So ito, isinara na lang nila basta masabing magawa sila. Basta nang sabi na lang. Oo. At saka siguro, ang mahal din kasi ng harina nung panahon na iyon. So dahil wala silang access siguro sa harina, hindi sila makagawa ng masa or ng dough para gumawa ng empanada. So, ganito na lang, molo wrapper ang ginamit nila. Ayan. Ayan. Naku, chef, nauna na ako. Dalawa na yung nagawa ko. Ayan, ang dami na natin nagawa. Ayan. So, ano na pong gagawin natin? So, nagpakulo na ako rito ng mantika. Oo. Kasi dapat deep fried siya. Hindi siyempre parang stir fry lang kasi nga, kailangan inside out siyang maprito. At saka para pantay yung luto. Mm-hmm. Oo. Ayan! Oh! Ay, ang ganda, oh. Ayan. Kailangan yung ganyan pumuputok-putok. Nice. Alright. Wow, kakaiba to, ah. Tsaka mukhang crispy-crispy, sir, ah. Luto na po ang ating panara. Tikman na natin. Iba yung itsura ng panara ng mga taga-Paranaque. Diba? Iba eh. Tapos meron silang gravy. Crunchy. Perfect itong appetizer sa anumang meal. Tapos kahit na deep fried siya, iisipin mo super oily siya. Pero hindi naman. Mapaparami ka dito ng kain. Bagamat nakasanayan na ng mga taga-Paranaque ang panara noong unang panahon, isa itong putahing medyo nalilimutan na ngayon. Hindi na ito gaanong kilala sa hapag ng mga taga-Paranaque. In this Paranaque style, kasi ngayon yung mga tao na sanay na sa mga fast food. Or kasi nga hindi nila alam, pwede rather make lumpia sariwa, lumpiang togel, or even lumpiang Shanghai than this one.